Yon, problema po natin ngayon, yung battery. So ito guys, yung battery ko, i-stax pa to. So ito ay 2019 model. So binilang ko siya, nasa 2 years and 8 months na po ito, yung battery ko. So ngayon lang po siya bumigay. So ito po, hindi niya nakayang panda rin yung aking sasakyan. So ang ginagawa ko, jump start ko na lang. So ito, bago ko po ito palitan, kasi nga, ang nangyari dito, pina-charge ko na to, 1 week lang, lubat na naman. So ngayon po, iti-test natin, gamitan natin dito ng battery tester, kung mahina na talaga yung kanyang healthy or yung kanyang CCA. Cold cranking amps, yung po yung CCA. So check natin. So guys, sa pag check ko, lagi yung pula nasa positive, yung black nasa negative. So pula nasa positive, yung black nasa negative. So saka natin ngayon i-check. So exit ulit tayo, punta tayo sa check battery. So punta tayo sa check. Tapos out of vehicle, dahil nga po nakatanggal na naman yung mga terminal, dito naman tayo sa out of vehicle. Ngayon, ano naman po, enter lang, regular, loaded, CCA, to, yung CCA po nito guys ay 290, so enter, so 35% po, so nakalagay, so hindi na po maganda yung ano niya, hindi na maganda yung healthy niya, 35%, CCA 104, yung 104 yung CCA niya. So 290 yung pinaka normal CCA nito, yung good. So ito 35, wala na. So kaya hindi niya kayang paandarin. So i-check natin guys. Try natin, ikakabit ko to, tapos papakita ko sa inyo kung paano, kung aandar o hindi. I-check natin. So guys, subukan natin. So kabit natin yung positive tsaka yung negative, tapos i-try natin paandarin kung sisipa pa o aandar pa. Yan guys, kinabit ko na, papaandarin lang natin. Paandarin natin kung aandar pa. So check natin kung aandar pa siya. Okay, umiilaw pa yung ating dashboard. Umiilaw pa pati yung ating mga... Umiilaw yan, kaya niyang pailawin yan. Yung mga... radyo natin, pati yung dashboard, kayong umilaw yan. Pero sa start, hindi nakakayanin. Ayan o. Ayan, wala na. So, wala na talaga yan guys. So, pag ganito guys, nangyari sa inyo, kailangan nyo nang palitan yung battery nyo. Kasi itong battery ko naman, sulit na. 2 years and 8 months na siya. So, palitin na talaga siya. Hindi na pwedeng, chinarge ko na rin to. Wala eh. Isang linggo lang eh, bumigay ka agad. So, kailangan nang palitan. So ito, nag-order na ako. So parating pa lang yan, di-deliver pa lang. Mamaya, ititest ko rin kung order ko, hinihintay ko na lang. Titest natin yung CCA nun, tsaka yung healthy nun, kung talagang 100%. So hintayin ko na lang guys. A few moments later. Ito, ginabi na. Napating na yung ating ano, yung ating pinadeliver na battery. So ititest natin ngayon yung voltage, CCA, tsaka yung healthy niya kung 100% or goods. So kabit natin ulit. So lagay natin sa kabit na yung positive tsaka negative. Punta tayo ngayon dito sa, so check natin. So 290 ulit. So yan guys, yan 100% good battery. So 12.68 volts yung battery. So yan, 100% good battery. So okay siya. Perfect yung healthy nun. 100% yung healthy, good. So paandarin na natin. So guys, ayan, nakabit na natin. Paandarin na natin. So kanina hindi na kayang paikutin ng starter yung ating flywheel. So ito, nakabit na po natin. So paandarin na po natin. So pasok natin yung battery. Ayun. Ayos. May click na. So andar. Okay. So okay. Ayos.
So guys, ganun lang. Kapag yung battery nyo ay inabot na 2 to 3 years, so sulit na po yan. So hindi na po madadala sa ano yan, sa charger yan, kung sa charging yan, kung it's a charge naman yan, hindi na tatagal. So much better po na palitan na natin. So yun lang po guys, maraming salamat.